muna. Diba? Kita nyo na yung lineup, guys. Mostly, pag nagka-cash na kami, hindi na kami masyado nag-rundown ng hero dito, guys. Ha? We go for the items agad. And pinag-uusapan namin kahapon dito, Max, yung update daw nung mask. Na may limit lang yung mask na sobrang onti pagka ano, pagka marami kayo nakamask. Yes. Pero tinamibili. Tinamibili ng BSB dito, Max, oh. Tatlong mask. No, pero ano pa rin, gana pa rin naman yung tatlong mask, no? Kasi hindi naman sila magsasabay-sabay ng ano, ng gain ng gold. Kasi nga naman, nakahiwalay yung dalawa, may sarili silang laning. So yung gold gain nila, hindi sabay. Tama. Which is kagana pa rin yung mask. Ikaw ba? And sa mga, maliban kay Baymax sa mga kausap ko dyan, Baymax and of course the viewers itself. Ano ba mas prefer nyo ngayon? The 1-2-2 or the 1-3-1? Ikaw, Baymax? Actually, ako sa akin kasi mas gana sa akin yung ano ngayon, yung 1-2-2 lineup, though medyo mahirap sa XP, at least mas protected nyo yung mga core ninyo, no? Pero speaking of core, yung core natin na si Shining Beauty dito wala ng buhay, and that would be the first blood! Coming in the next game, Predator Solid, talaga naman nakadalawa sila rito, pero hindi pa tapos. Makakabawi ng yung BSB with the Kapwan, pero delikado, si Faring Nito, makapapak na lang. Nako, pero Kapwan, wala ng buhay, binakot na Yoyo, pinasok sa left control, takedown na yan, hindi pa tapos. Double kill si Faring Emin, delikado si Wilson, nakapakas pa dito, pero H2O would be taken down by that, it is a 3-4-2, 4 sa patlo pa pala. 4 sa patlo, nagpatay na sila doon, Max. And, ganun. Again, yung pinag-uusapan natin kanina, yung 1-3-1 versus the 1-2-2. I-comment nyo lang kung ano mas prefer nyo, guys. Sino nakakuha ng blue buff? Hindi ko napansin eh. Namatay din, hindi ko napansin. Uy! Kasi namatay din agad eh. Namatay din agad yung nakakuha. Oh, pero look at that. Very aggressive. Ang Chicho Dog dito ni Chester. Ayan. Ayan, comment nyo lang. Ayan, may 1-2-2. Okay? So, kanya-kanya tayong trip dyan. Pero let's see kung ano mangyari. Blazing Duet sa mukha just to clear the waves and makapati ay kumakaso. Ano to? Hinaharangan. Kumakaso? Hinaharangan lang. Nako, pero the bouncing balls damage dito medyo mapapakamot ng konti yung tropa natin na si Grack. Pero eto, balik tayo sa mid lane. Tatlo laban sa dalawa lang yung laning natin dito. Ah. Yung rotation ng BSB medyo I think tagilid ng konti compared sa NXP. Tama. Ang problema kasi dito, is hindi na sila may takot sa recent exchange because of the invade, pero yan na nga, pumasok na dito, Max! Nako, pero disengage nga lang muna parang Propi yung tropa natin. Ayun! Sa MB, kasi alam niya na dalawa laban sa isa, pero speaking of dalawa laban sa isa, walang takot yung dragon na nang mamama sa bottom lane, pero mapipilitan siya dito mag-focus doon sa Jawhead, no? Kasi yung nakatakbo na yung popolong tropa natin into the threat, pero on the top lane medyo minamama din nila yung Tamos natin, pero nag-disengage na rin. Hiniling kay Shenron, eh, no? Pagkatapos siya maging Shenron, nagiging si Prisa. Kakaiba eh, kakaiba. Oh! The knock-up! Sa may nagpadilim na dito, pasok dito, Max! Revive charge! Ako, ito yung power of nature natin. Pero disengage siya naman. Coming from team of the BSB, even though nagpadilim, yung Hellcraft natin, disengage sila. Yeah. No? Kasi medyo nakapitas na rin sila ng isa. Napitasan yung BSB sa baba. No, namatay yung dragon natin. Oo nga, nakuha ka ng Dragon Balls. Pero look at that. Stunlock, jump in, pero nagmintes si Kapwan dito. And another invade. Is it successful? Nope, it's not successful. BSB somehow slowing backing away to regain their composure against next play Predator Solid. While Team NXT getting or camping here right now sa turtle side. Yes, ayan. At nakuha na nga nila yung turtle. Pero speaking of nakuha mo, kung makukuha dito si Tamos ng Team BSB, medyo apat talaga yung kinailangan nila, no, para ma-secure nga naman yung takedown doon sa ating offlane. Which is good decision na para sa BSB. Tama. Tinitignan ko kung bakit naligaw si ano dun eh. Si Tams eh. Napansin mo kanina parang ano, questionable yung position niya doon. Medyo malalim. Oh, hindi ko alam kung magka-cut siya to, para hindi matuluyan yung push yung top. Which is sinalubong, medyo na late. Pero yun na nga, tumalo na dito, si Trevor. Ako lang mana! Sinupot! Dinakot ang ano! Dinakot! Dinakot si Dexter tsaka si Claude. Nako po. Eto, medyo gumaganda na nga yung rotation ng Team BSP dito. Pero popolong po pa, very aggressive on the middle lane. Tinatakay ng ult niya yung tower ng damage. Pero on the bottom side naman tayo, parang po. May tatlo laban sa isa. Parang mapipilitan tumakbo yung Jawhead natin. Though may follow-up coming from Grack, no? Disengage to. Tama. Para iwas casualty. Kulang pa sa firepower. Stats, guys. 5-5. Look at the gold. Magkadikit lang. 300 lang mga next wave Predator.
100 nga lang actually, 100 plus na. 100 na lang ba? Oo nga. Ayan na, item check. Going for the Bloodlust Axe. Karaming Reaper for the first core item ni Shiner Beauty and Gino. Oh, wow, kala ko may core item na agad si Claude. Wala pa pala. Tinignan wala ko pa, eh. Wala pa. Tsaka yung Claude nila dito, 022, si H2 ah. Medyo napipick off din kasi nung AJ, medyo si Trevor no, na gano'n na, nag-move up na ngayon. Kung kanina medyo nalilito siya kung sino ipipick off sa una nilang laban. This time, sigurado siya na yung Claude ang kailangan niyang hulihin. Oo, oh, tama. Pero may mga comments dito ah. May iba 1-2-2, yung iba 1-3-1. Yung 1-2-2 pala, sabi nila dito, para if ever hindi daw na nakakuha ng magandang farm yung basis ah. Kumbaga may plan B. Sa yung isa naman, gusto nila yung 1-3-1 kasi talagang tiwala sila sa Claude. Yeah, H2O, pero look at that, nahatak! Binigla! Naku po! Nakawala! Ay! Manan, the Taurus, pero the bouncing ball with the flicker, Mr. Hugh, that check on! Masok, kailangan sa loob ng Taurus, si paring kapwan dito, ang regalo ng guy, will be taken down! Pero hey, God, with the earthquake, ang mapa, yung kanyang ang spikes dito, mga pan, pero hey, Caps, Grizz, so, dragon dragon sa loob, the dragon tail will connect! The flicker out has been activated, pero MB tamang mama, laban sa apat, the damage is not enough para mamatay si paring MB dito, pero wala din siyang damage para makakuha ng isang miyembro na kalaban, pero paring Wilson still on the group, hindi nakikipag one-on-one, look at the damage, binibitawan dito, ni paring MB, live steal, ni paring Wilson, ayaw pamatay ng dalawang offlaner natin na nagbabakbakan sa loob ng turret. Ang ganda ng ginawa doon ni ano, tawag dito, ni Kapwan. Nakaligtas na si ano eh, si H2O, pero hold that thought guys, unstoppable force committed dito and alis na muna si Wilson. Ang tagal nagsuntukan ng dalawang sustain ano eh no, sustaineries. Nag-life stealan lang sila dun sa loob ng turret. Nag ano, nag I love you ha, pero nila mahal isa't isa. Ganun sila dun eh. No, pero dito, nako. Turret must be taken down on the bottom side dito ng NXT, pero sa mid lane nahuli si paring Chester, that would be taken down ngayon no, in favor na tayo ngayon sa team BSB na kanina NXT yung ano, NXT yung lamang tama, pero yan ah nag-i-invade dito ang BSB and that is a Gushon. Maganda pinapakita dito ng BSB against Next Wave Predator solid. Look at that, the jumping is real habang disengage siya, nakaramdam agad ang crack. Good decision for the side of Next Wave Predator na umalis muna ang kanilang main tank dito, which is si Yawi. Yes, and right now, babalik muna sa laning phase yung magkabilang team natin. Kanya-kanya muna uling farm para makahabol sa item yung mga hindi nakakahabol pa, no? Para naman nga, mawala yung disadvantages nila during the team fights yan. Oo nga, tama dyan. Tama ka nga dyan na paring Baymax. Eh, bumibuelo na naman sila. A very high score to ha, 6-10. Pero objective, medyo tahimik. Patayan na sila ng patayan. Oo, puro na lang to. Gusto lang nila ng kills. No? Doon sila kumukuha yung instead of taking gold dun sa objectives, ang kinukuha na nila ng gold dito is yung takedown ng kalaban nila. Tama dyan. And sa mga fans dyan ng NXP, still not, ano, hindi pa tapos ang laban. Huwag kayo mukhawala ng pag-asa. Maga pa. Diba? Instead, yung, syempre, sinusuportahan nyo yung NXP or yung BSP. Pagka nalulugi yung team nyo, i-cheer nyo instead na wala na, talo na, diba? Naku, speaking of talo, meron lang natin, Baymax! Yung fight nito, yung NXP, Dragon! Yung Dragon, Pulano, yung Grasmatic, Shadow Beauty with a godlike dito, Dragon, yung Chesed in Alon, ng Dragon, look at that Dragon Tail securing that kill, pero Claude, H2O might fall down, bang! Wala siyang mana dito, pero nakakuha pa ng isa, here comes the bouncing bullet, parang kapwa linabol sa loob, pati yung Dragon humabol, pero the silence, it is not enough to take down MB, pero namatay din si paring kapwa doon, though, mas marami silang nakuwang core. 9-14 Baymax, ang haba lagi ng ano ng mga clash nila no, umaapol talaga, nakaka-uwi iba mahuli taya. And si Demon medyo kailangan ayusin niya yung pagtusok ng kuko ha, may mga crucial moments na ano eh, bumibengkong. Ayan na, wild charge invade dito coming from the side of BSB, pero buha pa lang naman ang next wave Predator solid ejector is in Ulato, there we go, Trevor will fall down habang si Shenron, sinabon na Wilson, Black Dragon Spirit coming from Vincent, takbo na may, talagang sinichudog yung Underwood. Oy, nakagat dito ng ano, ng chichudog mo. Dumilin! Here comes Demon, tumama na yung kanyang stinger, naku, mamamatay si paring MB Shider Beauty taking down the Tamos on that initiation gamit galing sa BSB. Ang ano ha, tumama na, nakinig na sa'yo parang prophecy si Demon. Tsaka ano ha, tumama na yung betting season. Nakita ko yung ginawa dito ni Demon ha, di ba ano yun, ang haba ng clash.
hinintay niya ma-burn lahat ng skills, tsaka niya pinasok. Yes. Uy, Blazing Duel! Pasok! The pasok dito ng Blazing Duel is enough to take down almost entirely the members ng BSB. Kaya naman makakalamang dito sa teamfight ang NXP. What a comeback coming from H2O. Yun ang sinasabi natin kanina. Kanina, nilalakit niyo yung NXP. Tapos ngayon, bumabalik na yung NXP, di ba? Sino ulit mga maka-NXP dyan? Diba? Supportahan nyo, guys. Pag love nyo yung team, supportahan nyo lang instead of trash-talking. I-help niya tayo dito. Oh! Pero balik tayo sa usapan dito. Art, flicker out si Chester. Try to control. Agawan ng Lord! Ay! Nakuha lang si Inger, pero Demon dito might for the trash of H2O with a killing spree. Inhabol dito yung ating Kaja-Kaja, might try to run away pa na lahat. Ah! Pabalik ng ating Jawhead, no? Lamang na uli dito yung NXP, though nakagawan sila ng Lord, they still have the upper hand. Ngayon. Umalik na ang sabi nila dito, nagkaroon na ng item si H2O, ang Lord. Pero yun, nakita natin, a good steal. Ang ginawa dito ni Demon, sabi niya, prop, minsan lang tumama yung kuko ko, pero itong kuko ko, isushoot ko kay Lord. Ito, item check tayo. Look at the item, Demon Hunter, double, or item going for the Queen's Wings. Ito yes. Si H2O. Tignan natin, item dito ni Hellgirl, going for the, ano to? Endless battle. Yes. Ito na ano? Heptasis na to. Tama. And saka, si Fusion, ano to sa tingin mo? Si Fusion, necklace? Pwede, possible necklace, no? Kasi wala nga magne-necklace. Hindi, naka-necklace na rin yung ano. Ano to? Yung energy, concentrated energy. Concentrated energy, oo nga, pwede pala for the ano, sustain. Eh, biglang nag-genius one. Ay, nag-glow. Nag-ano, no? Ay. Ayan. Yes, eto na nga. Makakatok na. So, mga king, on the top side, parang pro-off di, pero hindi po mapalo sa power. Uy, pero si Kapwan! No? Nakakahanga naman ito, pero here comes Wilson with the Dragon Force talagang minamama yung backside dito ng NXP Solid para lang take nila yung tower. Pero here comes the disengagement. Grak though, pumapasok mag-isa, pero disengage na rin, no? Kasi alam niya na hindi papalag yung teammates niya. Delikado yung kalagayan nila doon, especially without the team members doon na sumunod sa kanya. Exactly. Plus, guys, check niyo yung objective. It's already 2-6 in favor of BSP in terms of the map. Tawag dito, map control, nasa side ng BSB. The flow of the minions, guys, tawid na tawid sa river. Ito isa nyo yung lagi tatandaan, guys, ha? Pagka magtatropa kayo sa ranking, okay, tignan nyo yung flow ng minions nyo. Make sure na nakapush kayo lahat ng minions. Lagpas sa river. Pakita nyo yung river sa taas. The river side. Ayan o, yung river dyan, palagpasin nyo. So, pagka natalo kayo sa clash, hindi pa agad kayo mag-push kasi nakaangat yung mga ano yung minions yun. So isa yan sa mga dapat yung ano bantayan. Tandaan. Oh. Yeah, kaya wag niyo ano kakalimutan mag-shove ng lane. Importante yan, guys. So, hindi lang kills ang importante sa game, saka yung push. Kailangan din yung pag-shove ng lane hawak nyo para instead nga tulad nga na sabi ni paring Pro Queen na maubos kayo sa isang team fight, hindi pa tapos ang laban, di ba? Tama. Oy! Ang ganda dito, pero sinetap dito H2O. This is a good one. Pinalagan pa nga. Nakalik na si H2O. Delegates ang BSB dito. They need to back away. Sinalo nila dito ang Blazing Duel. Pero PNK will fall down. Kumungo na rin. Go ahead as well. Naubos. Bumak yung core hero nila eh. Ang problema dyan yung pag-back. Pumalag naman yung ibang next wave. Pero it's solid. 3-man down. H2O. Pulado pa rin. Hindi ko pinakita. Si Paking Wilson, hinahabol pa rin dito yung Claude, pero makakatakas ang demand. No, yung Tamos natin still on the go trying to defend their homeland against the enemy team. No, wala siyang magawa, hindi sapat yung damage siya para maka-takedown. I think kayang upo siya. Whatever it takes, sabi ni FB dito. Defend the homeland. Grabe yung defense ang pinakita dito ni paring MB. Buti na lang, no, nakapag-dev siya dito and nakahabol siya during that team fight kasi most possibly ayun, push na eh. Matatake down yung inhibitor turret nila sa gitna kung nagkataon. Nalatawa ko doon siya, dragon eh. No lang niya. Sumusubod kahit kalahati yung buhay. Pasok pa sa turret ang kunat eh. Item check na tayo siya mga gustong gumamit ng mga dragon. Ayan na guys, ang POD, Queen's Wings. Sino ba nagsabi sa akin Oracle ang ginagamit dyan? Ay, hindi ko lang sigurado. Charlie, kasi pero Charlie. Ako Oracle. Pero ako Oracle din kasi ang gamit ko dyan eh. For the increased healing. Oo. Alam mo, Oracle, ano ako? Medyo nagka-miss ko mga ano dun ha. Buti magandang laning ng
next Predator Solid. Tumakbo na si ano eh, nawala ng buhay, lumife steal si H2O. Yes. Tapos sabi siguro pala, lalife steal lang ako. Hindi naman nila ata napansin kung gaano kababa talaga yung buhay ni ano, ni H2O that time. Oo. Actually no, yung damage nga ni H2O doon, ano eh, muntik na makuha si Wilson. No, medyo kalat-kalat lang talaga yung NXP during that last team fight. Kung nagkataon, sila yung mag-ano doon, may chance na makalamang. Tama. Eto ah, let's see kung paano nila gagawin. More on attack ano to, no? Attack mode si Yuzong, pero look at that. There you go. Tinamaan si Joy. Ay, nanamo yung dragon, no? Gump Wilson, talaga naman pumapasok sa loob. Ayun, Blazing Duet sa buka! Yung nga kanyang kukopera Blazing Duet, patakbo si paring H2O, yung win ng mundo, Stain Trevor dito, pero Wilson is still on the go, finishing out the entire enemy team. Look at the damage na binibitawan niya, talagang mama kung mama, hinabon sa loob. Nakap! Pero here comes the Kufra, with a bouncing ball, tama ka na H2O! Si paring Wilson, pero here comes the free hit, coming from H2O, the damage sila ngayon, suppress si paring Shider Qt, and that would be the mega kill para sa ating Claude. Naku po, Ricardo, yung ginagawa nila rito na pag-dive. May napansin ako ah. Twice na nila ginawa to. Every time pa-respawn yung buff, kinaklash na nila. Tapos right after, no, eh no, tinan mo, kinuha lang ulit nila yung buff. Kanina bago mag-umpisa yung recent clash, ganun na rin ginawa nila eh. So they're trying to control yung cooldown na power dito ni ano, H2O. A very smart play para sa BSB. Yes, pero H2O laban kay paring Wilson dito na nata, pero lalakan lifesteal. Look at the Dragon Tail. Tatakbo si paring H2O with a free hit coming from the BMI. Pag-dragado yung kalagyan ni Kapuan. Kapuan dito has fallen down into the hands of NXP. Dragado yun ha, masama yung naging labas nung play na ginawa nila dito na pick-offan sila ng isa. No? So hindi sila ngayon pwedeng sumabay again sa 5 members ng NXP paring Kapuan. Ayoy! Speaking of that, the burst is real. Disengage siya muna, pero Demon, dinozone out dito ni Yahweh. Nananakap si Wilson, trying to sustain. Nasa ng mga tropa ng dragon. Hindi pa siya nagda-dragon form, trying to hold. Disengage now. Lord is already up for grabs. 17 minutes of the game. Look at Trevor. Holy Mary play. Hinatak na dito si Chester. Dumilem, dalawang nakap dito coming from the Chicho Dog. Nakuha pa nga nil. Nakuha ni Shider Cutie, Lord! Ako, talaga mga grabe yung play na pinapakita ng BSB para H2O. The free hit dito, hinahabol niya sa paring Treble. Here comes MVP with a follow-up. Demon, nag-hig, pero dinisapat yung damage dito. Wilson still on the go. Hinahabol yung paring Club dati, pero BMI out. Uy! Kasha Energy almost took down si paring H2O dito. Pero look at that, paring Prof. B. The Lord is now marching onto the middle lane. Lamang na naman dito sa pagpupush ang BSB. Hindi kaya ng ano, ng umbo yung dragon. Masyado maliit yung unggoy. Oo, oh, yung unggoy kasi maliit na Super Saiyan lang eh. Ito si Shenron to. Oo. And alam guys ha, please upgraded Lord. Yan, may ano na to, may upgraded Wi-Fi tsaka Bluetooth na tong Lord na to. Wasak! Wasak! Ang inhibitor to sa middle lane, H2O trying to defend their base kasama yung tropa natin na si Grak. Pero tignan mo, speaking of what yung BSB dito pa, ginagawa nila yung sinabi mo kanina. Yung pang-aagaw ng buff, eto oo, na naman. Diba? Binabantayan nila eh. Once na nabantayan nila, medyo nanenegate nila yung cooldown dito. Kaya H2O, look at that, trying to force the clash. Ayan na naman yung dragon, no? Mm. Ang galing maglaro ng snake na ito. Nagmukhang Pac-Man. Pero parang Wilson, look at the engage. Nakap dito, hit anyone, pero hinahabol niya. Yung apat na miyembro, ha? Nung mating, dito, Dragado yung kaligayan niya. The stun is there, pero walang lifesteal na mapapala. Doon may immortality pa sa subukan tumakas, pumunod. Yung tropa natin na si Tamos, pero look at that. Gusion dito, walang magawa. Blazing Duet! Blazing Duet, galing sa club natin. Nakap! Yung matutuloy ang ultimate. Nakaja, Johet talaga mapapaflicker out. Naku, walang magawa. Ang NXP talaga naman sinusubukan na lang nilang dumepensa dito. Talagang pumapasok pa rin yung dragon. Buhay pa rin hanggang ngayon. Trevor might fall down, pero Johet being very aggressive. Ooh. Just to the face. Pero look at Shider QT taking down Opalin Pupa. Wala na. Wala lang yung mga natitira mag-just dito pa rin propi ha. And I think this is it para sa ating game number 1 ng series number 2. Wild Charge committed and game 1 goes for the side of BSB! Grabe yung dragon!